time Bishita. Mer time Bishita. Yo, boss. Papa. Ripper ng Mavs. Yes. Yan, Mavs basketball. Ano yung dala mo sa atin? Meron akong isang napakalupit at memorable para sa akin na... Napakalupit? Yes. Ano yan? Siyempre, yung mga skills natin dapat malupit. Ha, siyempre. Bawat malupit. Galaw dapat solid. Malupit naman yan. Sige, yes, natin. Meron ako dito, Papa, na ano, na jersey. Ito yung jersey na to na matagal ko nang tinatago. At talagang hindi ko siya pa-arbor or maibigay sa iba. O, bala ko talaga ito ma-frame. Dati pa. Itong Hype Streetball na jersey nito, Papa. Dinala ko to sa YouTube fanfest. Ito yung kauna-unang jersey at bukod tanging nag-iisa lang. Anong year to? Anong year mo to? 2018. Pero nag-start ako sa career ko, 2014. Reaper. Sa lahat ng mga naging dayo ko, dito talaga kasi ako nag-umpisa sa Hype Streetball. Sa Hype Streetball. Yes. Saan yan? Dito yun sa Pilipinas. Itong Hype Streetball. Dahil minsan, saan lugar mo to nilaro? Halos buong Pilipinas. Dumadayo ko and nasuot ko to nung nag-perform ako sa YouTube Fanfest, which is worldwide yun, international. Tapos lumabas na rin tong jersey na to kay Professor. Kay Professor? Yes. Si Professor yung nagda-dunk, si Kilganon? Ay, hindi. Si Professor yung end one. The Professor talaga. End one street baller. Si The Professor niya? Oh, yes. Sorry. Kaya pinakamagaling mong dribble. Sino ba yung sabi ko? Ba pala yun? Yun yung nagda-dunk. Ay, hindi. Alright. Sorry. Alright, sige. Tapos, boss, lumabas to sa Olympic Channel. Suit mo? Yes. Which is hosted by marami, Professor. So marami na siyang mga pinagdaanan pala ng mga basketball events na suit mo yung jersey na yan. Yes. So, pero sino nagpatayin ito? Kami ng coach ko sa Hype Streetball. Na Hype Streetball. Para saan talaga itong Hype? Hype Streetball Liga? Actually, this is dating N1 team. Oh, ito may bisita tayo. Gusto ka lang mapanood yung negotiation. Actually, this is first time na magbibenta ko ng memorable na gamit ko. Memorable. Which is, ito lalo na pagdating sa jersey, hindi talaga ako nagpa-powerball. Lahat ng jersey. Hindi ka talaga nagpa-powerball. Yes. So, something na... ito, marami na for sure umaadbor dito. Marami na humingi sa'yo. Nagtatanong kung bakit... So, yung mga pictures pa. Ito may mga pictures sa'yo. Mga pictures sa'yo. Sa'yo na lupalop na itong jersey na ito. Baka mo'y baktol to. Ay, hindi, boss. Matagal na yan na naka-stop. Matagal ko na ito tinatago. Sige, tingnan natin yung mga sinasabi ni Reaper. May sinasabi rin siya na kung saan na nalabas to suit niya to. Jersey na to, so titingnan natin. Kamusta naman, loves and kabagalan? Galing siya na ang Singapore, kakawin niya lang. Yan. Ito yung unang suot ko ng jersey na nag-event kami sa Marimar sa Taguig. Sa Taguig, sige. Tapos, ito naman po yung nag-perform kami sa Mawa Arena. Alright, kasama namin yan. Si Alex Wasabi, ito yung buong team namin. Mm. Yung coach ko, ito talaga yung street baller na sumikat nung nag-represent ng Pilipinas sa Asia. Ang pinakamagaling ng dribble. Right, siya yung ball. Champion, yes. Okay. Siya yung nagtayo sino na... Sino siya dyan? Ito, number 8. Kala ko si Ravena yan. Coach Ninyo, Lil Flash. Yan, actually kasama... Kala ko si Kiper. Itong team na to, ito yung N1 Pilipinas. Dalaga dati. Mga 90s. Yes, kasi wala lang yung N1. Opo. Nung nawala na po yung... End of contract na yung N1. Sige. Nung nawala po yung N1, tinayo ang Hype Streetball. Ikaw syempre nga pala, ako nga pala syempre si Pinoy Poster, Bustoyo dito ako ngayon, pero syempre paalala sa inyong produkto namin, ang Mr. Pini Peanut Butter, ang peanut butter ng mga sikat. Hindi lang kasi dahil masarap to at malinamnam, talaga namang ito talaga yung hinahanap ng mga sikat ng mga aking mga kaibigan dahil napakasarap nito. So open for reseller at distributor to, PM lang kayo sa Mr. Pini Peanut Butter. Yes, maraming salamat. Tapos kami na po yung new generation. Alright, yes. Sige. Sige, ito pa yung story natin. Tingnan natin yan. Ito po yung kaunang meet namin ni Professor Pilipinas. Meron din kami The Professor dito. Gusto mo ba makita niyo ba si Professor natin? Dami pa din natin. Sige, kwento. Ito si The Professor. Ito yung nagpunta dito siya. Yan ba yung naging Spider-Man na costume? Yes. Di ba? Si
si The Professor, yes, right? Kita mo. Ba't si Buboy Villarreal? Hindi, alam. Bata lang ako dyan, bata lang, boss. Shoutout kay Buboy. Shoutout syempre kay Papa Buboy. Ito yung team niya, suot ko yung jersey niya. Kasama mo si Keeper dyan. Hindi ako yun eh. Ito si Keeper. Ano si Keeper yan? Hindi, si ano to, si Lil Flash, yung coach ko yan. Si Michael Pacquiao yan. Ay, hindi pala. Ito si... The Professor. Yan pala yung si The Pro. Sige. Sa mga robo ko yung nakano yung The Professor. Sige, yeah. Dito natin ano pa. Ito yung malupit kong jersey na nasuot dyan. Ang lupit naman pala. Saan yung si Simon sa YouTube channel? Yung sa YouTube? YouTube Fanfest? Ito po. Ito. Ayan, yan. Ito yung YouTube Fanfest. Live yan. International. Bata niya si Jason Castro? Hindi. Makamukha lang ako. Marami mga player dyan. Yan, marami. O, sige. Kamukha ni Reaper yung, sorry ah, yung dating boxer. Onyok? Kais! Karang dami pala ka na dito. Dahil naman palang player nito. So magkano mo naman ito binibenta ngayon? Siyempre, malamang binibenta mo ito. Magkano mo ito binibenta? Para sa akin kasi hindi ko alam kung paano siya ibibenta yung presyo. Gamit mo ito kaya your price. Kumbaga, nasa kwento mo yan, nasa story mo yan. Kung ano yung alam mo na worth yung gamit mo, yun yung iyas mo. Huwag kang mayat. Sige, sabihin mo. Magkano? How much? Kasi sa worth talaga nito, parang ano siya eh. Talagang sobrang... Hindi ko siya maano eh. Hindi ko siya mapitawan. Hindi ko masabi. Siguro nasa mga ano to. 80 to 100. 80! Ay! Baka mahulog yung boss ko yun. Hindi. Kidding aside, walang masama doon sa price niya. Yes. Walang masama doon sa price niya. Walang masama sa price mo kasi gamit mo to. So ito, yun yung nakikita mo value ng jersey niya. Collapse! Uy, patay na basag niya. Saan ba yan? Mga wala sila sa presyo ka. Hindi, yung gamit mismo nabigyan. Imagine mo! Si Dwayne Wade yung nagagalit. Nagagalit! Tsaka sino pa? Michael Jordan! Tsaka si Kyrie Irving! Nagagalit sila sa'yo, idol. Din. Alright. So, bibigyan lang kita ng konting summary, right? Yes. So, jersey mo, the share price, 80 to 100,000 pesos. Labas kami doon, labas ang lahat ng tao doon. Wala si kaming pakialam kung magkano mo siya gustong ibenta. Kasi nga, sabi mo nga, very special to sa'yo. At hindi mo nga siya pinamimigay kung saan na siya nakarating. Pero kasi, for our side naman, dito sa Pinoy Ponster, kasi we're looking, syempre, as side of business, yung marketing factor, if ever I will buy it para sa'yo ng ganong presyo, tinitingnan natin yung market. Sino-sino ba yung market that who can afford yung price na binibigay mo. Kunyari nga 80, tatawarin ko ng 50 or 40. Is there any market for this jersey na Reaper? Ay, hindi ko sinasabi na wala at hindi ko rin sinasabi na meron. So, yes. It's a gamble na hindi ko pa siya pwedeng sugalan. Kasi, hindi ko sinasabi na ikaw si Reaper ka nakakilala ka na sa social media, as showmanship sa basketball, napagaling mo at your age, di ba, kilala ka talaga, nagbibigay ng show as part of the mobs and individually, nagagawa mo yon. Pero kasi, if you will compare it sa mga ibang jersey na dinadala dito, like kunyari, I have a jersey dito ni Abueva, may jersey na tayo na yung binibenta, like the PBA Greats, meron tayo mga jersey nila din, Patrimonio, that will just cost around mga 5,000 to 4,000, 10,000 at most. So, saan may lalagay ba yung jersey ni Reaper sa jersey ng mga pro player? So, that would be different aspect kasi, more on social media, more on PBA player. Pero saan ba yung mas mahal? So, sa ngayon kasi, pwede yan. Para sa akin kasi, I would pass on it. Kasi kung bibili ko ito on my price as of the moment, siguro the largest amount that I can really put up dito sa jersey na to is 3,000 pesos. Hindi ko sa minamaliit yung kakayahan mo or bilang Reaper. Medyo fresh pa. Kumbaga sa prutas, hindi pa hinog eh.
So mare mo at the latter part of your career, next year, the next year, mas ikaw na yung talagang kilalanin na the number one full-time show ano dito, ano ba tawag sa'yo, showmanship or street baller, number one ka ng Pilipinas. Then, yung time na yun, once na nakuha mo yun, pati ko na talagang kinikilala na number one street baller sa Pilipinas, then, yung time na yun, come back here, and maybe we could negotiate doon sa price mo na 80 to 50 or something like that. Doon natin yun magpresyo. Kasi ngayon masyado pang hilaw. Hindi ko sinasabi na hilaw kahit it comes sa talent. Hindi yun. Hilaw pa lang sa storya. Yung mga, napasagit pa lang ng oras na ilang taon ka pa lang sa social media din, di ba? Sa pagiging baller. Pero sabi ko nga sa iyo, a great future. Maybe next year or next year. So talagang yan talagang binigay sa'yo. At may ikaw maging professor ng Pilipinas, doon na yung price mo, matik yon. Wala nang magda-doubt doon. Wala nang magtataas ng kilay. Wala nang masaya. Bakit niya binibenta ng 80,000 yung jersey niya na wala nang magulat? Kasi ikaw na yung professor ng Pilipinas. So meron ka ng kumbaga fixture ka na. Ngayon naman, you already have, meron ka ng name. Kumbaga, hindi pa lang siya talaga nakasimento ng buong buo. Katulad ako, meron na ako name, pero hindi ko naman masabi na kilala na ako. Kumbaga, hindi pa eh. So, hindi pa to yun. Alright, so, Papa Reaper, I'm sorry, magkapasa ako sa jersey mo. Kasi sigurado hindi mo naman yung bibigyan ng 3,000, pero kung ibibigyan mo ng 3,000, malubit kong tatanggapin, di ba? Why not? Ilalagay ko siya dito, ipaframe ko parang ganito. Diba? Pero, as of now, yun yung magbibigay ko sa'yo. Okay lang. Maraming salamat. Yes. Reaper, syempre. Yan. Thank you so much. Kilala niya yan. So, sa mga hindi nakakilala, makikilala niya sooner or later si Reaper. Sobrang talentado itong taong to. Ilan taong na ba? 23. 23. Hindi ko na siya tatawag yung bata. So, 23 na siya. Sobrang talentado niyang tao. So, pagdating sa streetballing, magaling siya talaga. Makikita niyo yung mga ginagawa niya sa social media. So, maraming salamat, Reaper. So, magkita ulit tayo ulit. Mali mo, next year, bumalik ka sa Pinoy Poster at mali mo, mag-frame na natin siya dito. Siyempre, kailangan din ng autograph niya. Itabi mo to, huwag mo muna ibenta. Alright, abangan natin yung sunod na kabanata. Alright! Thank you sa Pinoy Poster. Alright guys, so yun lang, unang-una maraming salamat kay Boss Toyo, kay Papa, and sa Pinoy Pornstar na nabigyan ng opportunity makapunta dito at makabisita. And yun, about sa dealing namin ni Boss Toyo, syempre, na another lesson learned and another knowledge para sa akin na yun nga, yung jersey na yun, explain ko and yun nabigyan ko ng magandang kwento. And yung purpose naman kasi yung dala ko dito is gusto ko mag-give back sa mga kabataan and yung mapagbebenta ng jersey sana eh pamimigay natin, bibili tayo ng napakaraming bola at sa mga dadayuan natin, bibili natin, bibenta natin sa pamimigay natin sa mga bata yung mga bola. Yun lang at maraming salamat, Boss Toyo. And sa mga sumusuporta sa Pinoy Pornstar, and yun lang, God bless you.